Morning! Ayan, habang nanonood po tayo ng LS ni Hoslintek, tayo po'y umagaw ng dalawang perasong adobo ng chicken wings. Naiintriga po tayo doon sa pastel, ano po, sa halagang 15 or 20 pesos. Yung pong pastel, sapat na para sa isang tao para makakain. So, itingnan po natin, susubukan po natin itong dating ating chicken wings kung maaari po ba natin gawing pastel. At kumikita kaya yung mga nagtitinda ng pastel sa halagang 15 o 20 pesos. So makikita po natin kung ilan po ang kalalabasan itong ating susubukan gawin mga kabehero. So himay-himayin po natin. So ang normal po kasi, pinakukuluan lang po nila yung manok sa ilang herbs, ano po. So ito po ay naadobo na. Gusto lang po nating testingin dahil paborito po ni Gabs itong pastil. Kahit may ulam po dito sa bahay, bumibili pa po sa kapitbahay ng pastil sa halagang 15 hanggang 20 pesos. So titestingin po natin kung kaya po nating gumawa ng kanilang pastil, mga kabihero. Yan. Ang kaibahan nga lang po nito, may timpla na po siya ng adobo. Gagawin lang po natin testing ito. Kung bakit sa halagang 15 po, kumikita pa rin yung mga nagtitinda ng steel. Okay, tapos na po nating himay-himayin. Alisin na po natin yung kanyang mga buto. Iligpit na po natin siya. At iwan lang po natin yung nahimay-himay na chicken meat, mga kabihero. Okay, ito na po siya. Napira-piraso na po natin ng maliliit yung chicken meat. Ayan. So, ito na po yung ating mga inihandang ricado. Mayroon po tayong sibuyas. Mayroon po tayong bawang. Mayroon po tayong kaperanggot na luya. So, mayroon po tayong paminta powder. Mayroon po tayong seasoning. So, subukan na po natin isahin kung makukuha po ba natin yung lasa. Okay, umpisa na po tayo. Painit po tayo ng frying pan. Lalagyan po natin ng kaunting margarine. Ito po yung ating pagigisahan po ng ricado. Okay. Ibigay na po natin sa margarine yung ating ricado. Ayan. Parang naparami po yung ating ricado doon sa ating kaperanggot na chicken meat. Huwag po natin ubusin yung paminta.
Okay. Tapos isama na po natin yung ating chicken meat. Yan. Hindi na po tayo mag-aasin kasi nga po hindi po ito yung chicken na pinakuluan lang po sa tubig para maluto. Galing na po ito sa adobo kagabi. Dala po natin yung matisting kasi sayang naman, hindi na rin kakainin ng bata yung adobo. Lagyan po natin ng kaunting mantika. Hindi po malikit ng gusto. Sayang yung didikit sa kawali. Kakapiranggot na lang pati. Ayan. Yo, malalaki pa po yung ating pagka-pera-peraso. Yun po talagang ginagamit dun sa mga nabibili sa tindahan. Para na pong corned beef. Yung hitsura ng kanyang meat. Talaga hong pinong-pino. So, testing lang naman po ito. Tingnan po natin kung makukuha natin yung pinasa. Kung familiar po kayo sa pagbili ng pastil, may sikat po na pastilan dyan sa Quiapo. Pero talaga hong yung mga nabibili natin dito sa palibot, halos sa ibabaw po ng kanin, ganun lang po yan. Ganyan lang po kaunti yung ating makikita doon sa ibabaw ng kanin na pinakang toppings. Tapos yung pong kanilang pinag-adubuhan, yun na po yung pinakang sauce na ipinapatong po nila sa kanin. Kaya po yung buong kanin, napakalasa. Okay, palutulutoy pa po natin. Kasi po yung ating nabibili dyan sa palibot, medyo crunchy po yung kanyang yung kanyang meat. Yung halagang 20 pesos po pala na isang order ng pastel, posibleng kumikita nga po sila. Kasi po kung aataduhin natin yan ng ganyan para ipatong sa kanin, yan. So, ang kalalabasan po niya ay ilang order po ito na tigba 20 kung sakali. Yan. So, dalawang chicken wings lang po yung ating ginamit. So, kung ganyan lang po yung ating nakikita sa ibabaw ng ating pastel toppings, lumalabas po na kumikita nga. Kasi nga po, lumabas po na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pitong order po kung sakasakali yung dalawang peraso pong chicken wings, mga kabiyahero. Then, halos ganun lang naman po talaga kaunti yung toppings ng ating nabibiling pastel dyan sa palibot. So, hindi kataka-taka na nabibinta po nila ng 15 hanggang 20. Okay, mga kabihero, ito na po yung resulta ng ating sinubukang gawing pastel at ipatitesting po natin sa batang mahilig sa pastel kung ano po ba yung kanyang magiging reaksyon, mga kabiyahero. Okay, ayan na po ang batang mahilig sa pastel. So, ipatitesting po natin sa kanya kung ano po ba yung magiging reaksyon niya sa sarili nating version ng pastel, mga kabiyahero. Unang subo. Anong lasa? Sarap. Sarap? Sobra.
So ayan, kung medyo malaki po ang iyong pamilya, gusto mo pong lahat ay makakain ng maayos at kakaunti ang iyong budget, so pwede na po natin gayahin gumawa ng pastil para kaunting piraso lang po ng manok. Marami na pong makakain yung inyong mga chikiting.